Yun, ganda umaga mga kasidling. Ano pa rin, no? Halos malapit na po matapos yung January, pero ano pa rin, malamig pa rin po. So sabi ko nga po, I think magiging mahaba yung ano, magiging maulan pa rin po hanggang mga, feeling ko lang to ha, feeling ano na ako eh, mga bandang March siguro, no? Sana, parang yun din ang inaasam natin na ano. Kasi para makapagtanim pa po tayo, kasi during that time mga ano na eh, kukunti na lang po halos yung nagtatanim. Na ano, hindi kagaya ng tag-ulan po talaga. So, yun nga po, na-sold out yung atin pong asparagus at waiting na lang po yan. Hardening period, medyo pinapakapal ko na lang po yung ugat. Kasi ang gusto ko mangyari sa kanya, pag binuhati yung seedlings po, isa intact. No, dahil magiging intact yun kapag matibay na po yung ugat niya or kumalat na yung ugat niya. So, sa ngayon, pag binuhati, hindi pa siya sumasama. So it means na hindi pa ready. So yung nagiging basehan ko ngayon sa asparagus is yung ugat niya. And medyo matagal siyang patubuin. Matagal siyang palaguin ng ganung ano, period. Hindi kagaya ng ibang punla na after 30 days, ano na, ready na. Pwede na pong itanim. So siya medyo lumagpas na po siya ng mga almost 2 months na siya. Maano pa po talaga yung kanyang ugat. Ngayon, dinagyan na po natin siya ng pampakapal ng ugat at pampaganda ng bulas. And let's see, makikita natin yung result na after mga 5 days. So, yung gagawin natin ngayon para may pangano naman tayo. Nakapagpunla na tayo actually ng asparagus. Pero, nababagalan ako sa kanyang tumubo. Sa tingin ko more than, nasa 2 weeks po yung kanyang pagtubo. And, hindi siya pantay-pantay, no? So, yung gagawin natin ay, gagawin natin yung style ng ano, papaya. Yung pre-germination ng papaya natin is, binababad po natin ng ano, ng yung buto sa loob ng 24 hours to 2 days. So, yung plano ko kay asparagus ay ganun din, no? Ito yung asparagus seeds natin, mga kasidling. So, binigay po ito or pinakisuyo ko po ito sa ating pong kaibigan. So, yung tatay niya ay nasa ibang bansa eh, na pinakisuyo natin. So, ganun. Putek. Konti na lang to. Ito na lang yung po yung tira nung first batch natin. So, ayan. Nasa loob yung seeds pero igagawin natin, ibababad natin para po lumambot, magpenetrate agad yung ano, yung tubig sa loob at magiging cause po ng ano yun. So lalambot yung pinaka seed coat niya and then magigising po yung pinaka buto, no? Ano bang tawag dun sa yung mga kotele doon, ganyan. Magsisimula na po mag-germinate agad. Mas mabilis, no? Unlike yung tatanim mo sa tray, minsan kasi hindi pantay-pantay yung ano, yung distribution ng tubig or minsan may mga area na natutuyo. So sa pag binabad mo siya, yun nga po, mas mabilis, no? Isang effective na ano yon, isang effective na paraan para mas madali, mas mabilis na mag-germinate yung mga seeds niyo po. Miss. Okay, agree. Ako kung papayagan ako ni Mama ko magpa-pulay gray. Mahal-mahal ng bayad ko, sabihin mo lang. Laban-laban na. Na okay, action. Okay. Wow. Tayo na tayo. Mga ganun na ba? Sa wakas na nagkaroon na po tayo ng ano, ng mga tauhan ngayon, no. Mareja lang talaga. So, pumamupingan. Makisadyante po natin pag weekends lang po talaga natin sila nakakasama. At ayun nga, weekends lang po talaga tayo may halos may patrabaho. At ngayon, yung mga pinaka-importante po natin yung pinapagawa sa kanila. So, more on sorting kagaya ng ginagawa ni ating Maymay. Ayan, so sorting ng ano, size ng talong ngayon. Yan, ganyan ginagawa nila. At, ayan, si Angel naman, ganun din. Kaya kailangan po natin gawin yan para mas pabor po sa, ano, sa farmers, no? At least yung itatanim po nila, pare-pareho po yung halos yung size. Inaalis natin yung mga maliliit at hindi pa pwedeng pantanim kagaya po nito. No, kasi pag binili nila, dapat sulit naman yung bayad nila. Kasi sakto naman yung bayad nila, so dapat sakto yung ibibigay natin. Charot. So kapag may tawhan tayo, nagagawa naman natin na maayos yan. So yan, sorting. Isa po yung proseso natin dito sa pagpunlaan. Isa sa main job ng mga bumapasok dito. And then another na trabaho nila ay magpagtatanim. Kagaya po ng mga nandoon. Ayan o. Malayo sa camera. Tsaka itong isan to, paikot-ikot lang. Kumuha ako ng supervisor kasi hindi ko na magawa mag-supervise ng tao. Kaya kumuha po ako ng paikot-ikot lang.
Sige, sama mo na yan. Ayan, si kaya Erby. Yan, si, sa tingin ko si Erby na yung ano, pinakamatagal sa atin dito. Ano na to, ang tawag doon? Simula nang ano, simula nang nagbukas ako ng punlaan, ikaw na yung ano no, sa kabilang pwesto pa. Yan. So mga limang taon na, bit. Apat. Anim. Oh my god. Dom, anim na taon, Dom. Si RB. So siya yung ano, hindi siguro. Ngayon pa lang parang atake na ako sa puso sa iyo eh. Yan, pinakamatagal na naming ano. Pinakamatagal na naming, ha? Marunong akong mag-stay. Marunong ah, mag-stay. Mag-stay. Sana all! Ay, ano ibig mo sabihin? Para may pinaparinggan ka yata. May pinaparinggan ka ba? Ha? May pinaparinggan ba siya, Tebe? Maroon ako siya mag-stay. Ang sim! Hindi choice yung magiging cheater! Anong pinaglalaban nyo? Hindi mo siya cheater. Mayan yan abis mo sinabi, cheater yung tanga! Ayan o, oh, naka-vlog. Sino ba yung cheater na? Sino ba yung cheater na yan, ha? Sige, ano, may dapat ba kayong pag-usapan dito? Ano ba? Sino ba? Bakit ano bang pag-cheat? Ah! Oh my God! May laptop ba rito? Oh my God! Ate, may anong meron, ha? Walang closure, ibig sabihin, nag... Wala na! Ha? Meron na yan, meron na si May. Kayo nga. Na-feel ko nga, Ate May. Ano nangyari? What happened? Passes pass. Oh, ito pala yung dapat ko interviewin eh. So, bakit ano, Ate? Ano bang pangyayari? Ano bang... Walang closure, Ate? Sino ba yung nag-cheat dyan? Si Erby, tinacha rin. Ah, cheater si Erby. Oh. Daw yan, may bata na rin daw si Rendret. Hmm? Ikaw may ano ka na rin? Oo, meron na rin daw. Pinagbawalakihan sa akin. Pasama na ko boy! Boy, pinagbawalakihan ka na ni Rembrandt, boy. Ha? Kayo ba? May jowa na si Boboy. Ibig sabihin, wala rin kayo closure ni Rembrandt? Kasi never naman nag-open. Never naman. Never naman, ano? Umiyak siya. Umiyak. Umiyak, boy. May jowa na, nagkaka-jowa mo pala to. Dito na, dito si Justin Bieber. Ah, asan? Push! Justin, kaluluwa. Boy, oh, may closure na ba kayo ni Rembrandt, boy? Pagdira. Ikaw, ha? Hindi na closure! Hey, RB, pag-usapan natin yung closure nyo! RB! Ang mga 18 kayo, 18 na naman kayo, no? 18, oh. 18 ka na ba, te? 17? 16. Ano, Dom? Love life mo pag-usapan natin? Naku, ha? May mga ano pala kayo dyan, ha? Ay, ano nga ba? Bakit nga ba? Ayan, mga kasibling, no? Andito pala ako kasi gusto kong ano, pag-usapan topic natin yung ano, yung problema natin sa punlang kamatis. So, yan, nagpapapunla na tayo. Ito yung pinapatanim po natin, ano, parang pahabol na lang. Konti lang po talaga kasi ina-allocate po yung oras nila sa pagtatanim ng iba-ibang pong klaseng seeds, no. Katulad ngayon, sabi ko mga po sa inyo, wala po tayong nakalatag na punla dito kasi nga talagang kulang na kulang po tayo sa tao. So kung ano lang yung kaya nila or ilan sila oras nila, hinahati-hati po natin yun sa iba-iba pong crops. Kahit na gusto po nating magpatanim ng maraming kamatis, hindi natin magawa kasi nga very limited yung atin pong tao na magpupunla. So isa yun sa napakalaking problema, the reason kung bakit hindi talaga nakakapagpapuno ng greenhouse. And at the same time, mabilis yung turnover ng punla. Maliit pa, dispose na, at ayun, hindi na siya napupuno. So yung problem talaga, ano talaga, tao talaga, manpower. Bakit nagkaaway ba kayo? RB, mananamnamin. Lalagyan natin ng closure eh. Lagyan natin ng closure yung... Closure pang jowa lang
lang yun, tapos kapag nag, ano, naghiwalay, nag-break? Hindi naman, parang ano lang, parang hindi naman oo, kung mag-MU kayo, dapat may closure din na bakit, paano natigil, di ba? Bayari ka dito, Bi! Dito, wag. Sige ako na lang. Lagi ako. Tayo po! Kwento ko ka. Magkaibigan lang ba kayo? Niyali mo, Jen! Ano kasi, tita? Isa pa. Ayaw niya ba? Ayaw niya. Gusto ko mag-samji. Samji na po ako. Baka naman, donate na po kayo. Maghiya ka, niloko mo ako. Tingnan mo yung punlawa na tapo na. Hindi, wag na. Baka mamaya mag-away palala eh. Ha? Hindi, okay na silang dalawa. Ano? Okay na din si Erby. May ola na ano, si Erby. Ola pa rin. May ola pa rin. Sakay na, sige, sakay na. Dito na. Na-tenor na yan. Ayan naman pala eh. Bakit sabi ni Dominic wala pa raw? No, Justin Bieber dito. Justin! Justin! Justin Bieber! Ikaw yun! Dominic ang age, ikaw na yun! Nananatuloy, Mimi! Koy! Ay! Kayo ah! Okay lang yan, bata pa kayo, magano, enjoy nyo lang yan. Huwag nyong seryosohin. Justin, layas na, Justin! Ganyan mo kayo, Justin! Ha? Ha? Kuwang tama ni, uy, dali na, Dom! Kay Ara, nandiyan dyan! Si Dominic, mga kasidling, ang tigas ng ulo, oh! May na... Hey! Ay, nako! Ganyan mo kayo, Justin! Dom, ha, yung voucher ni Bibi. 3,000. Ayan si Justin, mga kasibling, oh. Justin. Justin Barubal. Justin Barubal. Justin pinapinsod ako. Uy, grabe naman kayo kay Dominic. Pinanikad sa crates doon. Wala akong tulo. Pake. Ah! Malaga masaya ako. Din kami sa'yo. Sabi na namin natin. Sabi na namin. Dom! Oo. Loko ka dom, oh. Hay nako. Kaya pa minsan-minsan lang kayo nagkakajowa si Dominic. Non-stop yan. Huwag kayong ganyan, ha. Hindi na babakante yan. Huwag kayong... Nasa ibang bansa pa yung joke, no? Kaya nga, nasa ibang bansa pa. Important pa yung jowa nito. Kaliwag lang, dom, no? Thank you. Asan mag-asan yung magbibutang ano? Wala, labahan. Kuwang pa, oh. B, tatlo pa, B. Ang bunakan di ay nakon. Dad, ah. Kasi, ay mga kasidling yung aso, ang asong napulot natin. Kasi, oh, si Kasi, kasidling. Kasi, Kas, ayan na po, magaling na siya. Ah, tingnan na nga naman ako, ayan, oh, ayan na po. Si Kasi, yan. Magaling na yung paa niya, ano yan. Magaling na, oh. Ang ganda ng pattern niyo. Let, ah. Hindi. Sana all pattern. ayan na po si Cassie. Magaling na yung paa niya. Nakarecover na. Baka gusto may gusto mag-ampon dyan kay Cassie. Paampong ko to. Ayan, galing ah. Tubig. Ayan, mga sibling, papaliguan ni Andy yung kanyang mga ano, babies. Paligod na mga sibling. Bago niyang anak. Ceramide para sa koto. Good for 10 heads. Isang surf sa isang timba. Nag-ads ka pa. Baka naman ceramide. Baka naman. Ay. Ayan po. Paligo naman. Ganun lang po. Kadali magpaligo naman ako. Wala pa ka. Pang magulat ko kayo kung paano ko lang. Pang ano, pang sampung ano na yan. Pang sama mo na ako sa parang kinukuto ni Chata. Ops, eh. Sino mo na? Si D-Max! Si favorite ko. Yes, D-Max. Ay, no, walang balayibo. Kailan kayo magkakabalayibo si D-Max? Ito si D-Max mga kasidli nyo. Ah. Ikaw ba naligo na? Pagabi. Ay, si ano? Kaya maamo talaga sila, oh. Si Abatara. Bata, si Batar ba yan? Hmm, si Batar. Ang pinakamalaki si Batar yan. Ayaw mo ba? Batar. Ah. Ah. Batar.
Pipilay-pilay po si Andy, nabangga ng ano. Ating dugi. Binangga ni Teddy yung aso. Tsaka nila pa nagaharutan. Hindi sila mahirap pulihin eh, oh. Tanong paligo ng manok, ganito lang mga kasadings. Yun. Ha? Parang panabong ha. Ganyan talaga yung pag-handle. Siyempre, yan. Ayusin mo yung papa. Sanay kasi si Andy sa ano, mga panabong. Oops! Nilamig. Hindi, gumalaw. Hindi sanay. Hindi sanay maligo eh, no? Parang... Pili ko ganyan din si Dominic pagka... Lablab mo. Ew. Ganyan daw po magpaligo. Isang mabilis na lumlob. Ayan, kailangan mo siya i-ganyan para pe-penetrate yung tubig na. Eh kaya lang, di mo na kailangan eh. Wala naman siyang balahibo. Wala siyang balahibo, pero may mga puto yan. May puto yan. Yan po. Unang ligo ba niya na may ano? May pang ano lang puto? Hindi po. Ah, ano pa to? Unang ligo nga may siya na. May gambot. Ah, okay. Yan yung mga puto lang. May mga puto? Okay. Kahit na wala siyang balahibo, may puto? Oo. Oh, hindi naman... Totobo yung balahibo na. Ano yung paligo kasi pinalitan to, no? Mm-hmm. Mm-hmm. Lalamigin sila kumaya. Nako. Wala so, ka daming naman. Daming agad ng kuto. Sana. Agad ng kuto yan? Mm, kaya hindi tumutubo yung balahibo nila. Kaya yan han? Ito. Nakakuto yan. Sana magtatabo yung kuto? Wala na balahibo. Maniknik. Ah, maniknik. Shampoan mo yung ulo. Ganyan lang? Nakadali ang paligo naman. Akala ko kinukuskus pa sila. Sa paa lang yun. Kinukuskus. Tapos. Kusik-kusik lang pala eh, no? Ito. Wala na nabasa yan dito kasi may dito minsan na yung mga kuto yan. Para maganda po yung tubo ng balahibo nila. Sa ano, kintab. Yung pagiging makintab daw ng balahibo, senyalis ng healthy yung ano, di ba? Kaya yung mga nagkasakit ating manok, parang ano yung balat nila, iski, ano nila, balahibo, no? Walang kintab. Pag may sakit. Kapal ng ano, kalya. I-puts pa mo. Siyempre. Buti mo yung manok mo, na-puts pa natin lang yung paa mo. Oh. Ganda ng paa. Manicure ko kaya yan, bilang cutix. Pupulat mo yan yung? Oo. Nagano na oh, namutla rin manok mo. Pugi ito yun. Yan. Ayan o, pang ano po ito, pang show na manok. Kailangan pumugi. Oops! Pagka nagwawala, ganun-ganun mo lang. Parang baby lang ito. Ito lang yan. Malamig ah. Konting lamas dito para matanggal yung ano na. Sipon. Hindi, yung mga dumi. Walang sipon to. Walang sipon yan. Wala. Pangatang mukha nila, no? Parang laging galit. Parang... Ano ko parang nigay yata? Hindi kita naalala eh. Manok lang talaga yung gusto kong tukuyin. Kaya lang parang ano eh. Sakto yung description sa'yo eh. Tiger look. Manok ka naman, pero ba tiger look ka naman? Ha? Ikaw ka naman kayo. Nakadali mga kasadong. Wow! Si Batasi, ano naman ang D-Max? Teka, hanapin ko si D-Max po ah. Tungan nyo kung hanapin si D-Max. Nagtatago na eh. Ligo time na daw eh. D-Max! Kam bebe. Pa hindi na yata siya masyadong tanong. Tingnan mo, may patalon-talon pa eh. Si D-Max mga kasito eh. Ah! Anak! Mapilayan ka. Ayan po, may pumiglas. Ayan po si D-Max. Ayan, diyan ka babae. Ilang? Ah. Bakit? Ang nangyari? Kasama yung sarba? Yeah. Sila... Limi Balo yan. Ayan, namaputla siya kanina. Bigla na mula po. Ayan. Ito. Kasi naubos na ng kuto. Nagsarado na yung ano na. Yung balat. Siya nang tutubo to. Pero hindi siya magkawawa. Para nagsara na po yung ano, yung labasan ng mga ano na, balahibo. Yan sana magkaroon ba sa naman chance na umubo. Yan, tingnan mo, namula na uli si Dimas. Ay, puta. Parang... Namula na uli, oh.
gumanda na yung motor na. Bagong ligo si D-Max ah. Ngayon yung title ng vlog ko, D-Max. Bagong ligo si D-Max. Nakakagulo nga sila. Ang tawa mo na. Tingnan yung mga tauhan ko. Mayos lang ako sandali para mag vlog na nagkakagulo sila ah. Ano pa ang pinagawain ng mga to? Ngayon nga sinasabi ko mga seedling talaga na human ano, yan. Hindi talaga nawawala. Kaya minsan, yan, nagkakagulo sila dyan. Yun nga, sabi ko nga po, number one problem ko talaga mga tauhan. Kung hindi kami yung magkaaway sila. What's going on? Bakit ba? Bakit? Ano nangyari? Vlog kayo, bakit? Paliwanag, bakit? Ano nangyari? Nag-chat daw ako kay Meme. Hindi ko nang ginagamit yung cellphone ko dyan. Pati nga na message. Sa'yo, pati yung nga ako. Ante, dami nag-chat yung sa ante. Dami? Ah, baka may naka-open sa ibang ano? Oo nga. Mga pisan ko dyan, ginagamit yan. Hindi ko ginagamit yung cellphone. Ah, hindi, 10:30 na yun, nandito ka. Oo nga, hindi ko ginagamit yung cellphone ko dyan. Nakayaro din cellphone ko. Nasa akin, tapos te. O, sino si Alvin? Kuya ko po. Ah, may isang tao na nagsisend lahat sila. Inano mo, nagsend ng ganon. Apo. Eh, ngayon ba? Ito ngayon ko lang inawag yung cellphone ko, te. Tinawag lang ako. Magkita mo yung sa akin dyan, te. Meron ah, hindi ikaw. So, ibig sabihin, may nagsend sa kanila na nag-sign ng ano. Ah, hindi naman siya, Ate May. Tapos sinaway ka nila, kala nila ikaw. Kalati ako nung... Ha? Malalaman. Kar ka. Hindi, may naka... Tingnan mo kung sino yung naka-open. May machi-check naman dyan kung may naka-open na ibang ano eh. Sa account dito. Tinawag lang ako ni Mimitin. Nasa kwarto yung cellphone ko kanino pang umaga. May nagsend ng hindi maganda. Sa lahat naman, ang daming sinandan. Hindi naman siya. Ikaw, Kai. Ikaw man lang nag-cellphone. Hindi dito, pinagbibintangan kami. Apat daw kami dito eh. Ah, hindi naman. Meron lang... Pero si siya lang yung nagsisend. Yung account mo lang yung nagsisend ng mga ano. Merong ibang, nabuksan mo yan sa ibang ano? Yung binuksan ko yung messenger ko, te, may nag-chat pa te, dito sa ano, kaya rol. So, ibig sabihin, may ibang naka-i-out mo. Hindi ko alam yung password ko, te. Ayun lang. Baka kayo open niya kayo mong kaya. Ay, nag-aaway-aaway sila. Diyos ko. Mag-relax kayo. Ba't nanginginig kayo? Nakikipag-aaway ka rin ba kanila? Hindi, apat daw kaming nandito na pwedeng gumawa nun eh. Ayan, ang dami oh. Ibig sabihin, ayan po, may nagsend ng ano. Gamit yung account ni Prince, nagsisend ng mga masasamang messages. Akala sila yung nagsisend. Kaya nag-aaway sila. Hindi naman sila, te! Hindi sila yung ano, nagsend. Pati yata itang ako yung Dominic niya. Nako, ikaw na ipag-away sa kanya, te, nasendan ka rin. Eh, yung cellphone niya, nandiyan dyan, nung nag-ano eh. Hindi naman daw siya, kasi hanggang ngayon eh, hawak niya lang cellphone niya, may nagsisend ng message. Tita, kilala ko nung ano, nagsara. Siya lang kasi tita yung... Baka may gumagamit ng ibang account. Iba nga! Pati nga tatay mo, sinenda ng message eh. Yung mga hindi na-active na Facebook, may naka-ano. Gumagamit. May gumagamit. May gumagamit ang Facebook niya. Pinagkakagad ba naman? Sorry na. Yeah, ayaya naman ako sa'yo. So yun. Masakit talaga sa ulo. Ayun, nagsiservo na naman ako. So, yun ay problema natin. Masakit talaga sa ulo. Minsan ako yung kalaban nila. Minsan sila-sila. Talaga papatayan dyan. No, minsan po talaga ako po talaga yung ano nila. Kaaway nila. Kasi syempre, pupunahin mo talaga lahat. Oh my God, pinatayatan nila yung CD ko. Ayan, silipin natin, no? Si Jason, mga kasidling, ay nawala sa ito kasi kailangan niya lumipat na ibang farm. May pinapagawang mas importante. So, yung mga balag kasi ng ano rito, ng mga farmers dito, siya yung mga gumagawa. No? Baka tulad po nito, ayan, gawa ni Jason yan, mga balag. So, yan yung mga specialty niya. And ngayon, nahiram na natin siya uli. Pinapatapos natin yung greenhouse natin dito na nakapending. And hopefully, kapag ka natapos niya to, ito yung ano, mga kasidling, ito yung pamalit dun sa greenhouse 1 natin na nasa taas. So, kasi bali, parang nabawasan tayo ng greenhouse eh. Dahil ginawa na nga po natin garden. So, ito yung kapalit nun. Yan, at tinatapos niya na. And then, pagkatapos po nito, siguro,
bababa na kami. And kung kaya namin mapa by end of this. Ah, itong ano na to, itong mag-English pa sana ako. Naya ano ba? Yung English ko sa umpisa ko lang. Ay, umpisa lang, hindi ko alam kung paano tapusin. Ayan. Pagka natapos yung siguro to, bibigyan ko na lang siya na panibago. Panibagong assignment. Yan, bababa na kami. Doon na kami tayo. Bababa na ano. Ay, doon na kami gagawa ng greenhouse sa bandang baba. Pero nakaharang yung mga sampalok natin, mag-ibang ano tayo. Mag-ibang landas and then hanggang sa baba na. Kung kaya. Kung kaya ng budget. Yung isang magiging problema natin dito, sabi ko nga po, kulang tayo sa tao. As of now ha. Kulang tayo sa tao. Problemado na tayo. Tapos nag-expansion pa tayo. So, hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng tao pagdating ng season. Yung totoo, hindi ko pa rin po talaga alam. Ayan yung iniisip natin na kubo natin na walang pakinabang. Ako lang pala nag-iisip. Mapapakinabangan na to kasi magkakaroon na tayo ng greenhouse dito and magiging sorting area na to. Tambayan ng mga bata, tulugan nila. Ayan. So, dati, mga 1 year na yata to, no? hindi halos na mapakinabangan. Yung pakinabang lang nito kapag tag-ulan. So, yung nagtatanim dito. Tsaka sa kabila. So, sa madaling sabi, si Dagul. Sila yung ano dyan. Pero ngayon, meron na nakababa na tayo dito. So, mapapakinabangan na natin po yan. Ayun. Hindi pala grapes. Sorry naman na. May mga grapes pa tayo dyan. At yung mga grapes natin dyan, inililipat. No? Ililipat natin kung kaya. Ililipat po natin yan dun sa taas. Pero bukas, yung unang batch ng grapes na binunod dyan, lumaki na sila. So, yun ang kagandahan sa grapes. Once na stable na yung roots niya, pwede mo siyang ipalipat-lipat eh. Matibay siya. At yun nga po, bukas ililipat natin. So, usapan namin ni Jason na ililipat na namin yung grapes na tumubo na. And ito yung ano, yung garden natin before. So, ang tanging tumubulag dito ay kamote. Siguro may laman na to. May laman na po siguro to. Baka pwede na itong i-harvest. Kasi alam ko, early ano to eh. Early maturing na ano. Na kamoting kahoy. So, may mga ilan-ilan. And, kung may magulang na dyan, pwede natin ano. Pwede natin itanim uli. Ito, bubong na lang yung kulang. Tapos ito, nililayout niya na yung ano. Lalagyan niya na to ng salasala po. O pinakapapag niya. Tapos, magpo-proceed na siya sa bubong. Or, tama ba? Or bubong na yata yung ginagawa niya. Hindi ko na alam. So si Jason naman kasi hindi mo naman siya babantayan, no? Hindi siya bantayanin. Ibigay mo lang sa kanya yung trabaho, then siya na yung bahala noon. One man ano yan, one man job. My God. Hindi ko po alam pinagsasabi ko, I swear. Hindi ko alam kung may ganung term. Anyway mga kasidling, yan lang po yung vlog natin ngayong araw na to at bukas ha, papakita ko po sa inyo kung paano natin transplant yung ano, yung grapes natin kasi sabi ko kay Jason kasi kasuhin namin yung garden sa taas, walang tanim dahil nga sobrang busy po, hindi na talaga maharap. So si Jason lang yung nakakabusy talaga ako. Pag may tinatrabaho siya, sisingit ako sa mga gusto ko ipagawa. And ayun, sasama ko kayo bukas mga kasidling sa paglipat po natin ng grapes at sa pagtatanim po ng gulay sa garden natin. And hanggang sa muli mga kasidling, happy farming po. Bubong ba yung una mo? Ah, okay, sige. Thank you.